mga main na produce na nasubukan nating iluto nung unang pagbisita natin dito sa BCV Farm, ang kanilang mga green na ubas. Hilaw at maasim pa ang mga ubas nila noon, kaya naman naging perfect itong sangka para sa ginawa nating pinangat na isda. Pwede na natin salang. Yeah. Pero sa muling pag-ikot natin sa Cecilia's Vineyard, marami na tayong naspatan ng mga hinog at matatamis na bunga. Ah, maasim yan. Eto, no? Maasim yan, oo. So, para rin pala siyang mangga. Kasi pag mangga, kinain mo ng hilaw, meron parang... Meron kaming sample na wine na nagawa sa taas. Masasample lang ko ba yun? Oo, oh, mamaya. Tikman natin mamaya. Pero paano nyo po siya, pag ginagawa nyo po siya into wine, minimix nyo na po yung variety ng... Hindi. Kung katawba, katawba lang. Ang isang puno kasing malaki na, kagaya nito, kaya na nito magbunga ng 2 kilos hanggang 4 kilos eh. Ang count namin dito, nasa 4 to 5,000 eh. Kilograms po hindi yun? Hindi, na vines. Oh! So, times 2 kilograms. Times 2 kilograms. Ganon karami siya. Hmm? And twice a year mo siya mapapabunga. So mga 10,000? Mga 10 tons. Mga ilan po yung may yield nun na bote? Usually yung mga 3 kilos mo, 300 ml na wine. Do you see Philippines as siguro one of those countries na kaya mag-provide? Kaya, kasi talo natin ang West dahil once a year lang sila pwede magpabunga. Oh. Tayo kaya natin 2 to 3 times, depende sa variety. So ito pong sinasabi ninyong nabubulok na ito? Brazilian green yan na naulanan. Matamis, sir. Ha? Matamis. Matamis din. Hindi po, seryoso. Talaga? Mm. Brazilian green. Kaya niyo po. Natuyo na siya. O baka na overripe na yan. Kaya ano. Hindi, green pa po yung mga kasama niya eh. Ay, oo. Tamis. Tamis, no? Mm. May instant ration po kayo dito.